And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sinabi ko na may iba na ako para layuan niya ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang RJ. At ito ang aking secret file. Taong 2009. Noong nakilala ko ang taong nagpakita at nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Itago na lang po natin siya sa pangalang Gracie. 18 taong gulang ako noon. Nag-aaral sa Maynila at kumukuha ng civil engineering. Pero madalas, umuuwi kami ng ate ko sa Pangasinan, na probinsya namin, para dalawin namin ang iba pa naming mga kamag-anak. Dahil nga, ang aming mga magulang nasa Amerika. Mula pagkabata, 2 beses sa isang taon. Ganon umuwi ang mga magulang namin. Dahil na rin hindi nila maiwan ang family business namin noon sa Amerika. Nung nakilala ko si Gracie, nauso noon yung textmate, callmate. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan ng radio station. Hindi ko makakalimutan yung araw na yun. Sabado ng tanghali. Inaantay ko ang ate dahil namalengke siya kasama ang tita namin. At kasama ko sa bahay ang isa sa pinaka-close kong pinsan na itago natin sa pangalang Z. Natapos na ang pinapanood namin sa TV. Kaya nagpasya na lang kaming dalawa na makinig na lang ng radyo. Sa sobrang bored namin noon, sinabi ko sa kanya na, ibigay ko kaya yung number ko para naman mawala yung pagkaboring ko ngayon. Sige kuya, para makita namin kung totoo ngang madaming magte-text sa'yo kapag nabasa na ng DJ yung text mo. Total, di ka pa nagkaka-girlfriend. Masyado ka kasing focus sa pag-aaral mo. Busy sa school. Kaya ayun, wala ka pang girlfriend hanggang ngayon. Sabi ni Z, sabay tawa ng malakas. Tumawa na lang din ako. Aminado naman ako na never pa akong nagkaka-girlfriend noon. Kasi sobrang focus ko talaga sa pag-aaral ko. Kaya wala akong oras pagdating sa love life. Inantay na namin magsalita ang DJ. Hanggang sa nabasa niya yung text ko on air. Kasama ang aking number. At hindi ko in-expect na ang daming magte-text sa akin. Hindi lang siguro 10 tao. Ang dami. Hindi ako makapag-reply agad-agad dahil sobrang dami ng dumadating na text. Sa inis ko, hinayaan ko na lang sila mag-text ng mag-text at iniwan ko sa mesa yung cellphone ko.
Nagpasya kami ng pinsan ko na kumain ng tanghalian. Kasi alauna na rin ng hapon, wala pa rin yung ate ko. Pagkatapos kumain, sabi ng Z, "Kuya, i-check mo na yung cellphone mo. Baka tumigil na sila sa kakatext." Pagkuha ko lang cellphone ko, ang daming missed calls at ang daming text message. Binasa ko isa-isa. Ang iba, halos paulit-ulit. Kasi nauso rin naman yung unlimited text at calls. Kaya di na rin ako magtataka kung paulit-ulit yung laman ng text message nila. Hanggang sa may isang tao na bukod tanging nakuha agad ang atensyon ko. Kasi isa lang yung pinadala niyang text. Ang sabi, siya si Gracie. At doon na nga nagsimula ang lahat. Nagsimula sa textmates, kinilala namin ang isa't isa, nagkita kami, hanggang sa naging close friends. At kalaunan, nahulog ang damdamin namin sa isa't isa. Hanggang sa dumating na ang araw kung saan itinanong ko siya kung pwede ko nga ba siyang ligawan. Niligawan ko siya. Halos isang taon ko siyang sinuyo. Hanggang sa finally, sinagot niya ako. Pakiramdam ko noon, ako na yata ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Kasi siya ang naging first girlfriend ko. At iba pala talaga yung pakiramdam na may taong nagmamahal sa'yo. Sobrang supportive sa amin ni ate. Pati na rin ang pinsan kong si Z. Kaya halos magkasundo sila ni Gracie. At dahil nga first love ko siya, binigay ko lahat ng pagmamahal ko. Kasi alam ko, yun ang deserve niya. Parehas naming first love ang isa't isa. Lumipas ang mga araw at buwan, naging masaya kami. Minsan nagkakatampuhan, nagkakaroon ng away. Pero naaayos din namin agad. Naging mahirap nga kasi nag-aaral ako sa Maynila. At siya naman, taga Pangasinan. Kaya sinisikap kong umuwi ng probinsya minsan sa isang linggo para lang magkasama kami. Hanggang sa biglang nagbago ang lahat. Isang araw habang nasa eskwelahan ako, bigla na lang sumakit ang ulo ko. Sobrang kirot niya. Para bang halos sasabog yung ulo ko. Pero binaliwala ko to. Nasundan pa ito ng madalas na pagkasakit ng ulo ko na araw-araw kong iniinda. Ilang buwan nang sumasakit yung ulo ko at dumating na sa punto na hindi na ako makapag-concentrate sa pag-aaral ko. At madalang na rin ako umuwi sa Pangasinan. Kaya doon nagtaka si Gracie. Pero nag-alibay na lang ako na busy lang ako sa school. Kaya hindi ako makauwi sa Pangasinan. Ayaw ko siyang mag-alala sa kalagayan ko noon. Kaya sinabihan ko rin yung ate ko at sa pinsan kong si Zina, wag na wag sabihin kay Gracie. Isang araw, sa sobrang sakit ng ulo ko, bigla na lang akong bumagsak sa sahig habang nasa klase. Tuluyang dinala sa ospital. Nagising na lang ako, naka-confine na ako. Habang umiiyak si ate kasama ang aming mga magulang, na umuwi daw agad galing Amerika. Umuwi sila nang malamang na ospital ako. Habang tinatanong ko sila kung anong nakita ng doktor sa akin, lumuluha sila. Hanggang sa may sumagot na lang na may brain tumor ako.
Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yon. At ang una kong nasa isip ay si Gracie. Sinabi din ng doktor na merong tendency na magkaroon ako ng temporary loss of memory. Dahil brain surgery ang gagawin sa akin. Kaya mas okay daw kung sa Amerika ako magpa-opera. Dahil doon, mas advanced ang kagamitan nila. Noong una, ayoko. Ayoko pang pumayag na umalis. Kasi ayokong iwan si Gracie. Pero sa kabilang dako, napatanong ako sa sarili ko. Paano kung pagkatapos akong operahan at sa oras ng pagising ko, hindi ko na siya maalala? Bumagsak na lamang ang mga luha ko. Inalala ko ang mga masasayang memories namin ng pinakamamahal ko. Sinabihan ko si ate, pati yung pinsan kong si Z, na huwag nilang i-entertain si Gracie kapag nagtanong siya kung bakit hindi na ako nagpaparamdam sa kanya. Masakit man, pero nagpa siya kung hindi na lang sabihin sa kanya ang totoong dahilan. Bakit ko siya iniwan sa Erem? Tumatawag na siya kay ate, nagpupumilit, nakausapin ako. Kaya isang araw noon, nang magpamulit siya, kinuha ko yung cellphone at ako mismo ang kumausap sa kanya. Sinabi ko kay Gracie ay, pasensya na, pero ayoko na. May iba na ako. Hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari, kaya mas pipiliin ko na lang yung ganito. Mabuti na yung ganito kesa triple pa ang sakit na mararamdaman mo. Wala akong narinig sa kanya, kundi iyak ng isang taong nasaktan. Sinabi ko na may iba na ako para layuan niya ako. Hindi ko na lang din namalayan na tumutulo na ang luha ko habang naririnig siyang umiiyak sa kabilang linya. Wala na kasi akong maisip na dahilan, kaya sinabi ko na lang na may iba na ako. Kahit wala naman talaga. At bago ko tapusin ang pag-uusap namin, sinabi ko sa kanya na mahal-mahal kita. Salamat sa lahat. Sana ingatan mo ang sarili mo. Lagi kang nasa puso ko. Paalam, Gracie. Pagkababa ko ng cellphone, natulalala na lang ako. At halos madurog ang puso ko sa ginawa ko sa taong mahal na mahal ko. Alam ko, yun ang dapat gawin noon. Dahil kahit naman sabihin ko sa kanya ang totoong dahilan, ayokong magising ako nang hindi ko rin siya maalala. At mas masakit yun para sa kanya. Lumipad na ako papuntang Amerika. Kasama sina ate, mama, papa. Alam nilang nalulungkot ako na umalis ng bansa. Pero alam ko na ito ang dapat. Pagkadating sa Amerika, na-confine agad ako para i-ready ang katawan ko para sa operasyon. Akala ko sa TV lang nangyayari to, pero sa totoong buhay din pala.
Bago ako operahan, nagdarasal ako, nagabayan ako. Na sana pagising ko, maalala ko pa rin yung mahal ko na si Gracie. Para masabi ko pa rin sa kanya yung totoong dahilan kung bakit ko siya iniwan nang hindi niya alam ang totoong dahilan. At sa awa ng Diyos, naging successful ang operation. Hindi nawala ang aking mga alaala. Sa Amerika na rin ako nag-therapy. 6 na buwan para tuluyan akong gumaling. Hanggang sa nagpas siya ang aking mga magulang, na pansamantala, manirahan muna ako doon para talaga ma-make sure nila na magaling na ako bago ako umuwi ng Pilipinas. Eh, wala naman akong nagawa noon kundi sundin sila. Kasi para sa akin naman yun. Fast forward, dumating na nga ang araw na uuwi na kami ng Pilipinas. Iniisip ko na sana hindi pa uli ang lahat. Na maipaliwanag ko lahat kay Gracie. Pagdating namin ng Pilipinas, dumiretso agad kami ng Pangasinan. Siyempre, reunion muna. Relatives, kwento dito, kwento doon. Hanggang sa nagkwentuhan din kami ng pinsan kong Zizi. Nabanggit niya sa akin si Gracie. Sinabi niya sa akin na baka hindi ko raw magustuhan ang malaman ko. Noong una, akala ko nagjo-joke lang siya. Akala ko nagpapatawa lang siya. Hanggang sa sinearch ko siya sa Facebook. At nakita ko nga sa profile picture niya na nakasuot siya ng wedding gown. May katabing lalaki na nakabarong. At sa cover photo, isang cute na bata. Ikinasal na pala siya. Parang sinasaksak ang puso ko noon ng madaming beses. Tinatanong ko ng paulit-ulit ang sarili ko kung bakit ganito. Bakit kung kailan ready na ako, saka naman pala huli ang lahat? Gusto ko pa rin sana siyang kausapin para man lang masabi yung totoong dahilan noon kung bakit ko siya iniwan ng bigla. Kahit sa chat man lang sana. Pero hindi ko na ginawa. Nagtatalo ang isip at puso ko na baka hindi niya ako pakinggan. O baka naman mabasa pa ng asawa niya. Minsan nga naiisip ko rin na agawin si Gracie sa asawa niya. Pero iniisip ko yung anak nila. Wala pa siyang kamuwang-muwang. Tapos ako yung sisira ng pamilya niya. Sobrang sakit man ang nararamdaman ko. Mula noon hanggang ngayon, kailangan ko lang siguro magpakatatag. Sinabi rin sa akin ang pinsan ko na ilang beses daw nagtanong si Gracie noon kung kumusta na daw ba ako. Nagantay daw to sa pagbabalik ko. Kasi mahal ako nito. Pero huli na ang lahat. Wala akong maramdaman ngayon kundi pagsisisi. Pagsisisi na iniwan ko yung totoong taong mahal ko. Nang hindi man lang pinapaalam sa kanya ang totoo. Totoo nga yung sabi nila na nasa huli lagi yung pagsisisi. Ang dami kong sana sa buhay. Sana sinabi ko na lang sa kanya noon. Sana hindi ko na lang siya sinaktan. Sana hinintay niya ako. Sana kami pa rin. Sana may natutunan kayo sa secret file ko. Na hanggat kaya niyong ipaglaban yung taong mahal niyo, ipaglaban niyo. At Gracie, kung nakikinig ka man ngayon, mahal na mahal na mahal pa rin kita.
At dadalhin ko ang pagmamahal ko sa iyo saan man ako magpunta. Siguro, darating din yung araw na makakapag-usap tayong dalawa. At doon ko sasabihin ang lahat-lahat.